Pakatot sa tabaho. Mainit pa. Ayan guys, papasok na ako sa trabaho. Kakarating ko lang. So, pasok na tayo. Napit na naman ako malate. Goodness. So, yun nga. Ang topic natin ngayong araw ay kung ano yung mga na-invest ko bilang isang OFW dito sa Saudi Arabia. So, isa-share ko mamaya. Grabe. Bear na. Taglamig na ngayon. So guys, I'm here. Nakarating din ako sa trabaho. Ano na guys, maghahanda muna ako. Ayan guys, kasama ko ang ating vlogger Buhay OFW. Okay. Hello guys, good morning. Follow my best friend and YouTube. So, ibigan, ano ba yung na-invest mo dito sa Saudi Arabia? At kailan mo ipopost sa vlog, sa channel mo? So actually, kaibigan, ang na-invest ko na sa Pinas, hindi ko may ipopost sa ngayon. Ayun. So, tabayanan nyo yung channel niya. What is your channel? Okay guys, follow my YouTube channel guys. Ang Buhay OFW guys, just type only that one in YouTube guys, you can find my vlog channel. Thank you guys. So yan si ano, si Mr. Jared Montero, ang Mr. Pogi na ating kumanya. Sige. Morning guys, dito ako sa kitchen namin at kasama ko ang mga t-boy natin sa kumpanya. So andito si Junite. Yan, matagal na dito sa kumpanya namin. Ilang taon ka na dito sa Saudi Arabia, Junite? Magsa 6 years na. 6 years na. Ito si pare. Ano pala beginning pala? Beginning pa lang. Ano pangalan na? Hindi ko natanong pangalan niya eh. Ano, Jason. Ano yan? Jason mabali ba yan? Alden. At ito naman si Casey. Hindi siya si Casey Kandingan ha. Si Casey yan ang ano namin, kumpanya namin. So, ayan po yung mga ano natin, mga yung tawag natin mga bayani. Okay, yung mga overseas Filipino worker dito sa Saudi Arabia. So, tanong muna natin si ano si Junaid. Junaid, ano masabi mo sa pagtatrabaho mo dito sa Saudi Arabia at ano yung kaibahan nung nandun ka sa Pilipinas at nung dito ka na nagtatrabaho? Guys, nice speechless. Mahirap ang dito sa Saudi Arabia. Kasi malayo ka sa anong pamilya mo. Pero malaki ang kita. Okay lang. So, Junaid, ano yung dati mong trabaho sa Pinas? Wala, tambay lang. Biruin niyo guys dito, magkano kinikita mo? Para sa peso lang, estimate lang. Sa peso, 30. 30. O, biruin niyo yun guys. Sa Pilipinas, tatambay ka, wala kang kita. Dito, tatambay ka lang ng kote, may sahod ka. Upo ka lang. Trabaho, ilang oras. Yan, sasahod ka. So, yun yung kaibahan sa Pilipinas at nung nandito ka sa Saudi Arabia. At dito na naman tayo kay paring Aldin. Paring Aldin, kailan ka dumating dito sa Saudi Arabia? Nung last January. Anong nag-udyok sa'yo para pumunta dito sa Saudi Arabia? Para kumita ng malaking pera para sa kinabukasan ng mga anak ko. Ayun, panalo si Aldin. So, yun, magkano yung estimate na kinikita mo sa Pinas versus dito sa Saudi Arabia? Siguro, pareho lang din. Ang pagkakaiba kasi sa Pinas, mag-uupa ka, babayad ka ng upa, ilaw, kuryente. Doon na pupunta yung transportation mo sa gastusin mo sa pang-araw-araw. Tama. Wala kang masisipis. Ayun. So, yun guys, yun yung kaibahan. Sa Pilipinas kasi, normal, kahit ako dati, tambay ako dati, pero pasalamat ako kasi napunta ako sa abroad, so medyo nakakaipon din. At dito na naman tayo kay Casey. Yeah. Si Casey. Ito si Casey. Isang batikang ano dito, manggagawang Pilipino. Ilang taon ka na rito, Casey?
5 years. So anong masasabi mo sa loob ng 5 years? Ano yung ano yung naipundar mo sa Pilipinas or ano yung na-encounter mo dito sa Saudi Arabia at ano yung ano ba yung mga nagawa mo simula nung nagtrabaho ka dito? Marami na rin ako naipundar. Ayun, may marami na siyang naipundar. Ano? Ayos ko na ang buhay ng pamilya. Ayun! Yun guys, lahat naman tayo nag-abroad ay purpose natin para gumanda yung kinabukasan ng pamilya natin. Okay? So, I hope sa mga sa mga nanonood sa amin dyan ay ma-inspired kayo sa kwento ng mga manggagawang Pilipino dito. Kahit mahirap dito guys, tinitiis namin. Para lang sa ganyan. Mahirap talaga. Sample lang mahirap. Kasi ano yung mahirap dito? Mahirap. Makikipag, lalo na tao dito. Ayun. Lalo na yung ibang lahi. Ayun. Take note mga din, Pilipino. Ayun, mga Pilipino. Inilain ka din nila pababa. Ayun. Pero mag-ingat sa mga Pilipino. Pag inila ka pababa, anong gagawin mo? Ha? Pag inila ka pababa, ang gawin mo lang, mag-smile. Smile ka lang, kaliwali. So, yun guys, kasi ilain mo pataas. Oh, kasi guys, hindi talaga ibig sabihin na pag pumunta ka dito sa Saudi Arabia ay yung ibang lahi lang pakikisamahan mo. Kailangan pakisamahan mo yung mga ibang Pilipino. Kasi kung tutusin guys, lahat tayo para-paras na binabayaran ng kumpanya. So, lahat tayo sa may kanya-kanyang buhay at meron tayong mga purpose kung bakit tayo nandito. Hindi tayo pumunta dito para makipagtalo o makipag-away. Pumunta tayo dito para kumita ng pera at ma-fulfill yung mga dreams natin. Ayun, magkaroon ng sariling bahay, negosyo, para hindi naman kayo tumagal dito sa Saudi Arabia. At umuwi ng Pinas, naka-smile pa rin. Kasi may negosyo, kumikita. Ayun guys. Ayun. At, yun guys. So, ito sila, mga T-boy ito sila. Ayan. Si Junaid. Ito si Junaid, batikan to dito eh. Kaya alam ko, batikan to dito sa kumpanya eh. So, yun guys. Medyo, kahit nagkakaroon na ng ng tax dito. So, anong masasabi nyo sa tax guys? Tax. Nararamdaman na ba natin bilang mga dito, mga Pilipino dito yung tax sa Saudi Arabia? Oo. Ayun. Mabigat. Mabigat sa bulsa. Kasi guys, biruin nyo sa 5 riyal, dati nakakabili ka ng soft drinks. Tsaka soft drinks sa tinapay, no? Oo. Tinapay. Magkano lang dati yung soft drinks, Pepsi? Ngayon, yung dati, magkano yung soft drinks dati? Nasa 3 riyal lang ata eh. 3.50. Ngayon guys, ang soft drinks ngayon nasa 8 or 9. Yun, biruin nyo. Ang laki ng tinubo, guys. Kaya, sa lahat ng nagpa-plano dyan, pupunta dito sa Saudi Arabia, isip-isip mo naman, guys. Pero kung okay naman yung offer sa inyo, or kung no choice na talaga kayo, maganda rin, subukan nyo. At least, ito yung pinakamaganda eh, dito eh. Dito kayo nagsisimula sa Saudi Arabia. Kasi, kung pasaway kayo, batang pasaway kayo sa Pinas, pagdating nyo dito, magiging batang behave kayo. Ayan guys, so diyan na muna nagtatapos yung vlog natin kasama ang ating mga T-boy. So pabalik na tayo sa trabaho. So don't forget to subscribe, click the notification bell, like and share me on Facebook or YouTube. This is your Jim Boots TV. Bye bye. Ayun. July, bye. So ayun mga guys, I'm here. Tapos na po ang trabaho namin. At yun nga, nakita nyo yung mga reaksyon ng mga kapwa natin, mga gagawang Pilipino. At nalaman natin kung ano talagang ibig sabihin ng pakikisama. So, at ano ang usually na mga problema na na-encounter namin dito sa Saudi Arabia. So guys, I hope nag-enjoy kayo sa video ko at pauwi na ako sa bahay. So, muna. Bye-bye. Pahatot sa tabaho. Mainit pa. Hello mga gym squad dyan. Kumusta kayo? Kakarating ko lang galing trabaho. Yan. Bumili ako ulam.
Gusto sa lahat ng mga viewers natin dyan. At nag-enjoy ba kayo sa ano, sa pinakita kong vlog natin for today about sa investment, kung ano yung na-invest ko. So yan guys, yung share ko sa inyo, I hope maka-inspire siya sa ibang OFW na mas lalo nilang pagbutihin at magkaroon sila ng encouragement na mag-ipon. Kasi sa panahon ngayon, napakahirap na. Lalo na dito sa Saudi. Puno ng ano. Pasensya na kayo sa background, guys. Ganyan talaga dito sa kwarto ko. So, ayan. Dito kasi walang arte-arte. Maarte lang pag may bisita. Pag walang bisita, yan lang. Kasi guys, pag ako kasi, pag umuwi ako galing sa trabaho, ano, yung, alam mo yung feeling na pag-uwi mo, ay napaka-relax. Napaka-relax, napaka-excited din makauwi kasi naghihintay ka sa mga, ano, na mag-anak mo, na mag-video call ako kasi kada uwi ko sa bahay dito, binibideo call ko kasi nanay ko. So, yun lang. So, ayan guys, inaayos ko pa yung ano natin, yung stand natin kasi medyo ano, tagilid eh. So, I hope you enjoy our vlog for today and maraming salamat sa mga nag-view at nag-subscribe sa channel ko. At kung ikaw ay bago sa channel ko, don't forget to subscribe, click the notification bell, like and share me on Facebook and YouTube para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. So guys, gusto ko rin na batiin pala ang mga big timer natin, ang mga kilalang mga ano natin sa mga vlogger natin sa all around the world. Ayan, binabati ko pala si George Lumakad Vlog, si Miko Tong, ayan si Buhay ng OFW, si Jimmy Speaks TV, vlogger ng Taiwan, si Noy P, at si Sir Randy. Okay, Randy TV. So alam nyo guys, hindi lang exclusive sa isang country yung pagbablog. All over the world yan. Okay? So, nakaka-inspired at ganun lang yun. Nagsishare kayo ng ideas, kumukuha kayo ng ideas. So, I hope nag-enjoy kayo sa vlog for today and maraming salamat po.